وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنعلن الله أن بينقمواين أن بينقمابقين. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpupugay ay mamapa sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ampu ng kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa Islam, isang napakagandang pagkakataon na ating maitalakay ang mga hatol at mga aral na ating makukuha sa buwan ng Ramadan. So ang una pong paksa nating itatalakay ay kung ano ang kahulugan ng Ramadan. Lingid sa karamihan ng mga kapatiran mga Muslim, ang kahulugan ng Ramadan, kahit na sila ay palagian ng nag-aayuno, nagpa-fasting, nagpupuasa sa buwan na ito. Ano nga ba ang kahulugan ng Ramadan? Sabi ng ating mga scholar na ang Ramadan ay mula sa salitang ugat na ramda. Ramda. Ibig sabihin ng ramda, ito yung init mula sa disyerto. Kapag dumating sa punto ng tanghaling tapat, alam natin ang disyerto kapag ito ay dumating sa tanghaling tapat, at lalong-lalo na kapag sa tag-init pa, umiinit sobra na kung saan kapag may dadaan doon na nakapaa, walang tsinelas, masusunog ang kanyang paa sa sobrang init. Ang tawag ng init na yun na lumalabas mula sa disyerto ay ramda. Yun ang tawag sa Arabic, ramda. Sabi ng mga scholar natin, doon kinuha ang salitang Ramadan. Bakit? Sabi nila, kung paano sinusunog ng ramda yung init na yun, ang paa na dumadaan sa kanya ay ganun din sinusunog sa Ramadan, sa buwan ng Ramadan, sinusunog ng Allah ang mga kasalanan ng mga taong dumadaan sa Ramadan na nag-aayuno. Kaya tinawag siya na Ramadan. Tinawag na Ramadan mula sa salitang ugat na ramda. Sinabi din natin mga scholar sa Islam kung bakit tinawag din na ramda, dahil kadalasan ang buwan ng Ramadan ay buwan ng tag-init. At ito ang pinakamainit na buwan, pinakamainit na panahon sa Saudi Arabia at ganoon din sa ibang mga lugar na malapit dito sa Saudi Arabia. Pag Ramadan, sobrang init, aabot almost ng 50 degrees Celsius yung init. Allahumma musta'an. Kaya doon din kinuha ang salitang Ramadan. May mga ulama na nagsasabi, mga kapatid, mga ulama sa Arabic language, na ang Ramadan ay mula sa salitang ugat na Ramad. Ang Ramadan ay mula sa salitang ugat na Ramad. Ito ay pangalawang opinion ng mga ulama natin, na ang Ramadan ay mula sa salitang ugat na Ramad. Ano ibig sabihin ng Ramad? Ang Ramad, ito yung init na mararamdaman ng bawat isa sa atin sa loob ng ating katawan kapag tayo ay nagugutom at nauuhaw. Kaya tinawag na Ramadan ang buwan na ito, dahil lahat ng mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay nakakaramdam ng Ramad, yung init sa loob ng kanyang katawan, sa loob ng kanyang sikmura, sa loob ng kanyang tiyan, dahil sa gutom at uhaw. Kung kaya, sunna sa isang taong nag-aayuno na ang kanyang unang-unang isusubo pagkatapos ng dates o tamar at ratab ay tubig. Bakit? Mas nangangailangan ang taong nag-aayuno ng tubig kaysa pagkain. At yun ay naramdaman natin bawat isa na nakapag-ayuno na, na mas kailangan natin, mas nasasabik tayong uminom ng tubig kaysa kumain. Bakit? Dahil kailangan natin ng pampalamig sa ating katawan, dahil umiinit ang loob ng ating katawan sa uhaw at saka gutom, at yung init na yun sa loob ng katawan ay tinawag na ramad, doon kinuha ang salitang Ramadan. Inshallah mga kapatid, sa sunod nating lesson, ay ating itatalakay kung ano naman ang ibig sabihin ng saum o ang pag-aayuno. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.